facilitation ho ng ministry doon ay doon sa pagpaplano nung mga barangays na to. So last year ho, ano, in 2019 ay inipon natin yung mga barangays sa North Cotabato, itong 63 na sumali sa atin. Out of that ay nagkaroon ng series of planning para ma-identify nila sa atin kung ano yung priorities nila. Kasama sa mga in-identify na priorities ay yung kalsada na maganda. Kaya ho, nung sinubmit nila yung request nila for kalsada, pinasilitate natin yon doon sa Ministry of Public Works. Kaya ho, yung mga barangay nagkaroon ng allocation na 1 kilometer ng road magmula nung 2020. At ngayong 2021, 1 kilometer din. Ang match ho niyan sa ministry natin ay yung mga barangay halls. Yung pong 63 barangays ay nilagyan natin ngayon ng mga barangay halls na angkop doon sa disenyo at pangangailangan ng kanilang mga barangay. So yun ho yung matching natin at yung facilitation na trabaho ng Ministry of the Interior and Local Government. Okay. Can you cite an example? Kasi ako may alam ako eh. Dito sa Maguindano, may mga mayors na kaayado ng, of course, meron kayong pinadala na kandida. Fielded slate, provincial slate, municipal slate. Pero, dahil hindi kayo mumuliti ka, pinibigyan niyo sila ng mga proyekto, gaya ng municipal building, na ang mayor na nakaupo. Meron bang nangyari na ang mayor na nakaupo? Meaning, hindi pa naka-anib sa grupo niyo. I can see, Talayan, I think, if I'm not mistaken. Opo. Parang mahulugan lang na hindi kayo na mumuliti ka. Opo. Ang Municipality of Talayan ay recipient ng municipal building natin na 25 million. Kalahati ho ng pondo na yan ay na-release na sa munisipyo ng Talayan at ongoing ho yung construction ng municipal hall nila. Alam naman ho ng lahat na hindi natin kaalyado sa ngayon yung mayor ng Talayan. Pero despite that, yung pong proyekto niya ay tuloy naman. Pangalawa ho ay yung Municipality of South Upi. Si mayor po ay hindi rin natin kaalyado. Pero recipient din siya ng municipal building. Kasi alam naman ho natin na noong 1990s ay nasunog yung municipal building ng South Upi. So maski na hindi natin siya kaalyado dahil kailangan ng munisipyo niya, ay binigay pa rin natin sa kanya yung municipal building na project niya. Kalahati ho ng pondo niyan ay nasa kanila na ho at nag-umpisa na rin ho yung construction niyan. So hindi ho base sa politika, kagaya din ho ng probinsya ng Sulu, na alam naman natin na consistent ng no doon sa plebisito noong 2019. Hindi rin ho sumuporta si Governor Sakur at yung mga mayors niya para sa extension. Pero nandoon na ho yung 3 units ng desalination machines para ho ma-convert yung seawater at maging drinkable ito. So hindi ho natin pinupolitika yung mga proyekto. Pero yung mga hindi nagre-request o kaya alam natin na hindi maayos yung pag-implement ng mga projects ng mga local government units, yun ho ay talaga hong hindi natin mabibigyan yon. Kasi kung hindi marunong mag-implement ng proyekto, hindi ho talaga yun magiging recipient ng project natin. Okay. Now, let's talk about things in your capacity as Deputy Secretary General ng UBJP. Briefly na salaysay mo sa latest interview na I was there sa opisina niyo. Hindi kasi naintindihan na maganda yung pagkakasalaysay ni Minister Iqbal dun sa darapanan. Kasi dapat maintindihan ng madla na ang struggle ay umpisa sa AMP, sumunod dito ang political struggle, and then so forth and so on. Can you explain this more to the public? At what prompts the UBJP to field candidates in some areas and not in other areas? Nakamute kayo, nakamute.
Una po, yung tungkol sa pagsali ng United Bangsamoro Justice Party o kaya ng Moro Islamic Liberation Front o kaya yung mga namumuno sa BARMS sa ngayon sa politika ay base ho sa kasunduan natin sa gobyerno ng Pilipinas na pinirmahan natin noong 2014. Ito yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Sali ho doon sa agreement na yon, yung transition ng Moro Islamic Liberation Front magmula sa pagiging armed revolutionary organization, magta-transition siya doon sa organization na may paninindigan, may advocacies, merong platform, pero hindi nagagamit ng baril at ng armas. Kasi ho, importante yun na mag-transition siya. Otherwise, kung hindi ho siya magta-transition, mananatili siyang armadong grupo. Hindi naman ho yun ang intention ng Moro Islamic Liberation Front sa pagsali niya sa gobyerno na magdadala pa rin siya ng baril. Talaga ho merong political transition na component yung peace agreement natin. Kaugnay ho niyan, noong 2013, nagdesisyon yung Central Committee ng MILF na mag-organize ng political party. Ito ho ay mga ilang buwan na lang na mapipirmahan na namin sa Kuala Lumpur yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Patapos na ho yung negotiations ng panahon na to. Noong 2014, na napirmahan natin yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, nagpasya ang Moro Islamic Liberation Front, Central Committee, na magpa-register ng political party. Isa ho ako doon sa tatlong abogado na inutusan ng Central Committee ng MILF na i-register sa Commission on Elections yung political party na United Bangsamoro Justice Party. So nag-file ho kami ng petition, nag-submit kami ng documentary exhibits, kasama ho rito yung membership, proof ng mga opisina at yung organizational structure natin sa iba-ibang probinsya, city at municipalities. Na-approve naman ho yung application na yon para sa pag-register ng political party. Kaya ho, active yung transformation ng MILF sa pagiging armed revolutionary organization papunta dun sa political party. Yung mga miyembro ho niya ay inoorient na paano ba sumali sa politika, ano yung mga kakailanganin, ano yung programa natin, ano yung plataforma natin. Paano tayo manalo sa eleksyon, paano magsisilbi yung partido at yung gobyerno niya. Ang pangalawang kailangan nung intindihin ng mga kababayan natin ay yung forma ng gobyerno na pinagkasunduan natin sa gobyerno ng Pilipinas doon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay parliamentary. Ang ibig kong sabihin ng parliamentary ay pinag-isa yung legislative at saka yung executive. At yung pong mamumuno rito, chief minister, o kaya sa ibang bansa na parliamentary yung system ay prime minister, hindi ho direct na ini-elect yung prime minister o kaya chief minister. Ang party na magdo-dominate doon sa parliament ang mamimili kung sino ang kanilang chief minister. Kaya ho importante yung political party. Kasi yung political party na dominant doon sa parliament ang magpapatayo ng kanyang gobyerno o government of the day. So halimbawa ho, sa United Kingdom, ang mother ng parliamentary system sa buong mundo, o kaya sa Malaysia. Halimbawa, sa Malaysia, ang dominant na political party doon sa kanilang parliament ay ang UMNO. Kaya po ang UMNO ang namimili kung sino ang magiging prime minister. Sa United Kingdom, kung nananalo ho yung conservative party, yung conservative party na dominant sa parliament ang pumipili kung sino yung prime minister. Ito rin ho yung sistema rito sa Bangsamoro na pinagkasunduan natin. Ito yung parliamentary system. Kaya ho, dapat hindi magtaka yung mga tao na yung political party ng MILF ay isusulong niya at magpapa-elect siya dahil po yung parliament, kung sino ang partidong may control doon, siya ang magkakaroon ng chance ang mag-form ng government at maglagay kung sino ang chief minister. Kaya ho, sa ngayon pa lang ay sinisigurado na natin na meron tayong hawak na mga
mga political units na suportado nila yung posisyon at advokasya ng United Bangsamoro Justice Party. So, yun ho ang dahilan niyan. Kung bakit naman po may mga ibang local government units na nagpasya tayong maglagay ng mga kandidato at may mga local government units na nagpasya tayong hindi maglagay ng kandidato. Ito ho ang buod niyan. Noon pong pinag-uusapan yung extension ng BTA, nagkaroon ho ng series na meetings ang mga gobernador, kami sa Bangsamoro government, at yung national officials kasama si Pangulo at yung mga secretaries niya. Doon ho sa pag-uusap na yon, naging kasunduan sa isang covenant na ang mga gobernador at mga local government units na pipirma doon sa covenant ay hindi papatakbuhan ng Moro Islamic Liberation Front at ng partido nito ng mga kandidato dahil magkakaroon ng alliance. Yun naman pong hindi sumusuporta at hindi pipirma sa extension at yung covenant na pin-repair ng Department of National Defense Secretary Lorenzana, yun ho ay malaya ang Moro Islamic Liberation Front at ang political party nito na United Bangsamoro Justice Party na magpatakbo ng mga kandidato kontra doon sa mga kumukontra sa extension at hindi pumipirma doon sa covenant na pinagkasunduan natin. So ano ho ang mga halimbawa? Ang probinsya ng Lanao del Sur sumuporta sa extension, pumirma doon sa covenant. Kaya ho, walang kandidato ang United Bangsamoro Justice Party at ang Moro Islamic Liberation Front sa province ng Lanao del Sur. Dahil nagkaroon ng alliance yung local party ni Governor Adjong Nasiap at yung Umpia at saka yung UBJP. So hindi ho kami nagtalaga ng mga kandidato. Sa kaso ho ng Tawi-Tawi, yung pong buong gobyerno magmula sa probinsya, yung governor at saka members ng sangguniang panlalawigan, yung lahat ng mayors sa Tawi-Tawi at saka yung mga sangguniang member nila ay nagpamyembro sa United Bangsamoro Justice Party. Kaya ho ang kandidato lang na local governments doon sa Tawi-Tawi ay puros UBJP. Kasi ho pumirma si Governor Mang Sali doon sa covenant, hindi lang siya pumirma, kundi nagpamyembro siya doon sa United Bangsamoro Justice Party. Kaya ho walang problema sa Tawi-Tawi. Sa kaso ho ng Maguindanao, hindi ho pumirma doon sa covenant ang provincial governor ng Maguindanao. Kaya ho nagtalaga ng mga kandidato ang United Bangsamoro Justice Party dito sa Maguindanao. Dito sa Cotabato City, hindi rin pumirma at consistent na nag-oppose ang mayor ng Cotabato City doon sa inclusion ng Cotabato City at extension ng BTA, kaya ho naglagay ng kandidato ang United Bangsamoro Justice Party dito sa Cotabato City. So hindi ho sa ibang dahilan kung bakit naglagay ng kandidato ang partido ng MILF doon sa mga local government units. Ito ho ay consistent at alam ho ng mga local government units na concerned kung bakit at ano ang dahilan kung bakit naglagay ng kandidato ang partido ng MILF doon sa kanilang mga local government units. At yun ho ay dahil hindi sila sumuporta doon sa extension o kaya consistent sila na opposed doon sa gobyerno ng Bangsamoro. Hindi naman ho pwedeng magkaroon ng gobyerno sa region na yung lahat ng mga local government units ay hindi niya kasundo, hindi niya kaalyado. Kaya ho, iba yung political decision ng UBJP doon sa paggobyerno. Pero dapat din natin maintindihan na mayroong intersection o kaugnayan yung political party at yung gobyerno ng Bangsamoro. At ito ho yung paliwanag. Yung pong parliamentary system of government na umiiral sa Bangsamoro government, ang namumuno dyan ay political party ng MILF na UBJP. Alinsunod doon sa organic law at sa kasunduan natin sa gobyerno na ang BTA ang mamumuno pareho sa katungkulan, meaning position, chief minister,
at numero ng mga miyembro ng parliament ay MILF led. Ito ho yung MILF. Hindi naman po pwede na MILF ang magpatakbo sa BARM government. Ang nagpapatakbo rito, alinsunod sa agreement natin, ay ang partido, political party ng MILF. Ito yung United Bangsamoro Justice Party. Ang tawag ho dyan sa parliamentary system ay government of the day. Ang government of the day ay ang dominant political party doon sa Bangsamoro Parliament, na ang tawag natin sa ngayon ay BTA. Kaya ho yung gabinete at saka yung mayorya ng miyembro ng BTA na mga parliamentarian ay ang tawag sa kanila collectively ay government of the day. Sila ho yung naglatag ng covenant o yung platform of government. Yung programa hong pinapatakbo ngayon sa BTA at sa Bangsamoro government ay alinsunod sa programa ng dominant political party na UBJP. Kaya ho yung mga namumuno dyan na pinuno rin ng political party nito ay meron siyang political direction. Yun ho yung malinaw. Now, itong mga BTA members at yung kabinete ay appointed. Pero yung position na hinahawakan nila ay political. So, linawin ho natin ulit ha, para ho naintindihan nung medyo sumasablay yung intindi. Alinsunod sa ruling ng Supreme Court, yung cabinet at yung presidente, ang position nila, even if appointed, ay political at pwede silang mamulitika. Ang isang halimbawa ho, si Roque na spokesperson ng national government at ng kabinete niya. Yung pong si Secretary Cusi ng Secretary ng Department of Energy, sila ho ay appointed. Pero yung position nila ay political at pwede silang mangampanya at mag-take ng political positions. So dito ho sa kaso ng Bangsamoro government, yung chief minister, members of the parliament, miyembro ng gabinete ay appointed but ang position nila ay political. Kaya ho nag-a-advance sila ng political agenda nila. So tama lang ho na mag-take ng position yung mga miyembro ng kabinete. Sa istruktura ho ng Bangsamoro bureaucracy na ating binuo, malinaw ho sa atin yan from the very beginning. Meron kang ministers, meron kang deputy ministers, meron kang director general. Sa pattern ho ng parliamentary system na cabinet, yung pong minister at yung deputy niya ay political. Appointed pero political. Yung pong director general ay permanent at career. Hindi ho siya mamumulitika. Kaya ho yung sa taas na political, pwede ho magbago-bago yun. Depende ho sa kung sino yung nagko-control na political party doon sa parliament. At dinesign na ho talaga natin yan na ganyan yung istruktura. So meron kang political officers, political offices na ina-appoint yung mga tao, pero meron kang career na nasa bureaucracy para ho hindi magbago-bago yung direction doon sa baba. Kaya meron kang director general. Yung mga DGs ho ay permanent career position na hindi political. Pero yung ministers at yung deputy ministers, members of the parliament, yun ho ay political positions. Kaya ho meron silang political stand doon sa mga issues. So, dapat ho malinaw yan at magbasa din ho at umintindi yung mga taong hindi nakakaintindi. Okay. Malinaw po yung to be categorical. Kasi alam mo, pag panahon ng eleksyon, yung mga medyo hindi gaano informed na yan ang nakakarami sa ating mga electorate. Yung eka nila, nakikialam ang bureaucracia sa politika, which you explain na magkaiba ang party, magkaiba yung bureaucracy, magkaiba yung permanent, magkaiba yung appointive na political. Now,
How would you address yung, ano mo, paano yung tatlong bisis ko na ito narinig sa interviews? Yung patapong sa inyo na pinag-aaway-aaway ang mga kapwa maging ganon. This is an opportunity for you to refute that categorically. Although in passing na masagot niyo, but I'd like you to do it very, very categorically. Una, hindi ho tayo nagsusulong ng away. Malinaw naman ho na yung MILF ay galing sa away. At ito ay armadong away. At sa ngayon ay nagta-transition sila papunta doon sa democratic na process at political process. Kaya ho, malinaw sa amin lahat na hindi makikipag-away. Pero, merong sinusulong na plataforma ng gobyerno at advokasya, yung Moro Islamic Liberation Front. Kung hindi ho kasundo o hindi kapareho yung plataforma di gobyerno at yung advocacies, talaga hong hindi sasali doon sa partido ng MILF. Yung mga hindi ho sumasali at hindi nag-agree, maaari naman hong bumuo sila ng kanilang political party o kaya kanilang mga aliansa. At hindi ho ipagbabawal ng gobyerno natin yon. Incidental lang ho na may mga pamilya na magkakaiba yung posisyon sa mga issues. So natural ho na magkakaroon ng magkaibang posisyon yung miyembro ng mga parehong pamilya. Pero hindi ho ibig sabihin noon ay yun ay pinopromote ng MILF. Kasi hindi pa ho lumabas na nagugobyerno ang MILF at yung United Bangsamoro Justice Party, yung mga ibang pamilya dyan ay noon pa nag-aaway na. So, hindi ho dapat i-attribute sa United Bangsamoro Justice Party at saka MILF yung pag-aaway-aaway ng mga pamilya. Ito ho ay hindi dahil nagkaroon ng UBJP ay nagkaroon ng away ang mga pamilya. I-trace ho ninyo noon-noon pa meron na ho talagang away yung mga pamilya. Ang isa talagang contributory doon sa away-away ng pamilya ay yung pag-control doon sa power ng iisang pamilya. Natural ho, dadami yan. So, manganganak siya, dalawa anak niya, isa lang ang municipal mayor position, o mag-aaway ho kung hindi base sa prinsipyo at plataforma yung pagtakbo sa political office. So, kung tatakbo ka lang dyan dahil gusto mong humawak ng power, hindi dahil ito ay batay sa prinsipyo, natural ho na mag-aaway-aaway dahil hindi kayang i-divide yung mga munisipyo na kasimbilis ng pagdami ng mga pamilya. Kaya ho, ina-advocate talaga natin na tigilan na yung pag-control doon sa mga political positions na hindi base sa prinsipyo. At magkaroon tayo ng political party na ang susundin ay yung plataforma di gobyerno at advocacies nito, para ang position at pagtakbo ay batay doon sa ating panindigan, hindi batay doon sa pag-capture lang ng political position. Yeah, actually, suppose, itatanong ko sana yan sa iyo. Because you would like to come up with the local government code, electoral code, na in-explain ko ano ang characteristic ng political party na gusto niyang mag-transform from money and personality. Kasi dekada-dekada nang nakarilipas, hindi reflective ng election. Yung talagang yung choice ng majority, kasi nga mapera yung isa, ma-influensya, at nakakaligtaan kung anong mga plataforma nila, anong prinsipyo, palundag-lundag, yung mga kandidato, bukas, KDL, kinabukasan, PDP, ito, maitim, maputi, lunti yan. Ay, ito bang napaninindigan nyo kung matapos ang local government code at saka electoral code, medyo mawawala ito kasi nakakalito lalo? Several naman ho ang approaches natin dahil alam naman ho natin complex yung problema at matagal ng panahon na nabuo yung mga problema na yan. So, hindi kayang solusyonan yan, una overnight o ng isang solusyon lang. So, ang isa na ina-advance natin ay structural at saka policy changes. So, ano ho yung mga structural at saka policy changes? Una, gusto nating maging party
based ang election sa Bangsamoro. Ibig sabihin, boboto yung mga tao alinsunod sa panindigan nila at yung advokasya ng partido. So hindi dahil gusto kong mag-run dahil yung tatay ko ay dating mayor o gusto kong iparan ito dahil ako mayor, ito ay asawa ko, ito ay anak ko. O ito, patakbuhin ko ng konsyal dahil anak ng kapatid ko. O ito ay uncle ko, patakbuhin ko ng konsyal dahil ako ang mayor. Hindi ho yun ang batayan natin. So dapat merong policy na magbabawal doon sa pag-i-encourage ng ganong klaseng politika. So kaya ho may mga provision doon sa isinusulong natin na local governance code na magdi-discourage doon sa ganong klaseng sistema. Pangalawa ho ay nagtatag tayo ng political party. Ito yung United Bangsamoro Justice Party na ang basihan ng politika niya ay yung kanyang plataforma at yung kanyang paninindigan o yung principles niya. Para ho yung mga sumasali at pinapatakbo rito ay naintindihan niya na meron tayong isinusulong. Kasali ho dito sa mga sinasabi natin isinusulong natin, pagbabago doon sa ugali at electoral system sa ating bayan. Ang isang halimbawa, yung pandaraya sa eleksyon at maraming hugis o ito, maraming anyo. Una, tatakutin yung mga kalaban sa politika sa pamamagitan ng paggamit ng instrumento ng Estado. So, halimbawa, mayor ako, yung police chief ay susubornuhan ko para yung lahat ng kalaban ko ay ipapa-intimidate ko doon sa pulis. Hindi ho dapat nangyayari yun sa atin. Kasi yung pulis, dapat ho hindi natin ini-influence ng hindi mabuti. Kasi kung ganun ang gagawin, yung protector ng mga tao natin at nagsisecure sa mga tao natin ay magiging instrumento ng pang-aapi. Hindi ho dapat mangyari yun. O kaya, i-influensyahin natin yung piskalya at yung hudikatura para yung mga potential na kalaban natin ay gagawa natin ng kaso na hindi naman totoo na tunay. Pupulot lang tayo ng tao dyan, ipapa-execute ng affidavit, ipapile natin sa piskalya, i-influensyahan natin yung piskal, mag-issue siya ng probable cause, ipile niya sa korte, issuean ng warrant of arrest, natakot yung kalaban natin. Dapat hindi ho umiiral yon dito sa atin. Dahil kinokorrupt natin yung justice system sa ating lugar. At pag nangyari ho yun, na yun ang klaseng politika ipinopromote natin dito sa atin, kawawa ho yung mga kababayan natin. Dahil lahat ho ay kaya ng takutin ngayon. Na gagawan ka ng kaso, mawawanted ka dahil may issue ka ng warrant, maski na alam naman ng lahat na hindi totoo yung kaso. So etong mga klaseng pandaraya sa eleksyon, pamumuwersa, hindi ho dapat mangyari dito sa atin. Kaya kabilang ho sa advocacies natin, yung ganoong klaseng pagpapatibay at pagbubuo ng political party system na hindi magre-resort, hindi gagawin yung ganoong klaseng pamumulitika na hindi patas na maaaring mamili yung mga tao base doon sa kagustuhan nila, kundi tinatakot o kaya binibili o kaya iniimpluensyahan sila. O kaya ginagamit yung instrumento ng Estado para manakot. So, yun ho yung mga advocacies ng United Bangsamoro Justice Party. Batid din ho namin at alam ho namin ito na yung mga politikong gumagamit ng ganitong klaseng sistema ng pag-i-eleksyon at pananalo ay magre-react doon sa ginagawa ng United Bangsamoro Justice Party. At hindi ho nila mapipigilan yan dahil ho talagang isusulong ng UBJP yung paglilinis sa sistema ng pamumulitika at eleksyon dito sa ating lugar. So, natural lang ho na magkakaroon talaga ng clash pagdating dyan. Pero ang panawagan lang ho natin, ito ay advocacies, ito ay paninindigan, dapat ho hindi maging dahas yung pamamaraan. Yung mga UBJP at yung MILF ay nanggaling na ho dyan. Hindi na ho nila kailangan patunayan pa na sila ay matapang, marunong humawak ng baril, kayang lumaban. Dahil yun ho ay iniwan na nila at gusto na nilang mapunta doon sa mas mapayapa, maunlad at demokratikong paraan ng pagsusulong ng kanilang mga adhikain. Okay.
doon sa speech sa Tandarapanan ni Chief Minister Ibrahim at umani ito na ano kasi pinost ko, napakaraming nagtagusto. Although expressed in vernacular, I hope you can interpret this and translate this into understandable lingwahe, Filipino, English. Yung sinabi niya, dahil nga ginawa namin ng United Bangsamoro Justice, pinikinan din, Justice Party. Anong mga injustice na gusto mabura? Yung pamagas, pangumis, pamasa sa buto, dapat maano ito kasi there is no use kung UBJP, wala namang doon nga yung magiging gano'n. Napakaganda na nagusto ang gano'n, na ang daming nagkagusto. I hope you can expand on this. Tama ho yun, tama yun Al, na nung binubuo yung pangalan ng partido, isa ho sa mga malalaking debate na nangyari sa Central Committee at sa mga technical working groups nito nung binubuo yan ay paano i-reflect sa pangalan ng partido yung mga gusto niyang mangyari o yung kanyang mga paninindigan. At isa nga ho sa pinaka-prominente na tinatayuan ng United Bangsamoro Justice Party ay yung justice. At yung justice na yon ay may hugot doon sa kanilang paniniwala na merong injustice na nakomit sa mga Bangsamoro. Kaya ipagpapatuloy yung advocacy sa justice. Pero batid din mo namin na yung injustice ay hindi lang ginagawa ng national government noon. Meron na rin mga tao, merong mga grupo, merong mga pamilya na naging kaugnay nung mga gumagawa ng injustice at nagiging oppressors na rin. At yung injustice na kinukumit nila sa mga tao natin ay mas malala dahil ito ay nandito mismo sa atin. So yun ho yung kasama sa mga advocacy na lalabanan nung UBJP. So ayaw ho natin yung pangumis, ibig sabihin oppressor. So diba, sa bayan mo, wala nang ibang pwede pang tumayo na mayor dahil tatakutin mo. O sa bayan mo, wala nang iba pang kukontra na opinion sa'yo dahil ito ay either pagalitan mo, ipapatay mo, o patahimikin mo sa pamamagitan ng pagbili ng pera o pagbigay ng pera para manahimik. So yun ho ay mga injustice din na dapat labanan. Kaya ho, prominente yung justice doon sa pangalan ng partido mismo. Okay. Doon naman sa first word, united. Actually, ang nag-advocate nito, yung gusto nila talaga ng good governance at saka susundin ito sa moral governance. Is it possible? Kasi in any political exercises, divisive talaga to. Now, is it possible that after the election, siguro pahupain mo na yung intention ng divisiveness? The Bangsamoro this time, the Bangsamoro government of the day of the Bangsamoro government will sponsor province-wide or region-wide or municipal-wide, city-wide, the forging of covenant na nakaraan ng election, magtulungan tayo. Is this possible for the Bangsamoro government to do after the election? Hindi lang naman ho after ng election, kundi sa simula pa lang ho talaga nung nagsimula yung pag-iisip sa election sa 2022, nagsabi na ho si Chief Minister na ang panawagan nung Bangsamoro government at saka ng United Bangsamoro Justice Party ay una maging malinis yung election, maging tunay na democratic yung election at maging tunay na expression nung kagustuhan ng mga tao yung magiging resulta ng election. So pinapanawagan ho natin na una, huwag tayong gumamit ng dahas doon sa election. So una dyan, yung mga kakampi natin dati na lumipat sa kabila, huwag natin silang pilitin o kaya takutin. No? Halimbawa, yung mga barangay captain, napansin nyo na dati kasama nyo, ngayong panahon ay lumipat sa kabila dahil ang pakiramdam nila, mas tugma at tama yung kanilang advokasya doon sa kanilang mga pangangailangan. Huwag nyo hong takutin
yung mga barangay captain na yon. Huwag niyong gawaan ng kaso. Huwag ninyong palapitan ng pulis at sisita-sitahin o kaya palagyan ng checkpoint yung mga dadaanan nila kasi hindi ho tama yon. So yun ho yung panawagan natin na dapat maging malinis, mapayapa, maging free talaga yung elections nang walang pilitan dito. Ang sa amin lang ho talaga ay gusto namin lahat ng tao dito sa Bangsamoro malaya silang mamili. Hindi na ho yung dating gawi na si Mayor o si Kapitan tinatapos yung eleksyon gabi pa lang at hindi nakakaboto yung mga tao. So huwag hong hayaang magkaganoon yung eleksyon dito sa atin. Kasi hindi na ho magiging tunay na expression nung kagustuhan ng mga tao. O kaya pag may nagsabi na hindi siya agree o kaya hindi siya naniniwala doon sa sinasabi ng mayor o kaya ng governor, eh pipilitin nyo siya o kaya papagalitan nyo o kaya atakihin nyo. Hindi ho tama yon. Dapat lang ho na malaya yung mga taong magpahayag nung kung ano ang kanilang gusto, ano ang kanilang nararamdaman, ano ang kanilang opinion. Hayaan ho natin yan dahil kaparte ho nung demokrasya yan. Yun ho yung panawagan ng partido natin. Pagkatapos naman ho ng eleksyon, tuloy pa rin ho yung serbisyo ng Bangsamoro government doon sa mga nanalo. Ito ay kakampi or hindi, parehas lang pa rin ho ang trato ng gobyerno natin sa kanila. Okay, that's very reassuring. Now, let's go to specific. Yung pinapalabas kasi, especially sa mga critic quarters, na hindi kumpleto ang administrative jurisdiction ng Bangsamoro government sa mga inalipong lahat, pangkalahatan ng component. And specifically na-mention ang Cotabato City. I know for a fact na na-cover ko yung MOA signing between you and the DILG Secretary Anyo na nagsasad, wala namang inilagay na exemption na exempt dito, hindi administrative sakop. Can you explain on this? Kasi wala raw administrative sanction or supervision over Cotabato City ang bang, specifically with MILG. Ganito ho ang malinaw dyan. Kami ho ang nag-negotiate ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Kasama na ho yung isang importanteng annex nito. Ito yung annex on power sharing. Dito ho nakapaloob yung kapangyarihan ng Bangsamoro government doon sa loob ng kanyang teritoryo, including yung kapangyarihan niya over local government units na constituent units ng Bangsamoro. Malinaw ho yan doon sa annex on power sharing. Yung pong annex on power sharing na yon ay kasama sa mga provision na tinranslate doon sa Bangsamoro Organic Law. Ito yung supervision over local government units doon sa constituent local government units na nasasakupan ng Bangsamoro. So may provision ho yung organic law dyan. Kaakibat niyan ay yung mga LGUs dito sa loob ng Bangsamoro government ay inilipat na ng Department of the Interior and Local Government yung kanilang supervision over the LGUs dyan papunta rito sa regional government. Ang ministry na pinaglipatan niyan ay yung Ministry of the Interior and Local Government, yung sa amin ho. So yung pong pagsusupervise diyan, kasama halimbawa yung pag-issue ng certificate of recognition kung sino ang tunay na mayor, tunay na governor o kaya tunay na membro ng sanggunian o kaya tunay na barangay captain ay nanggagaling sa amin. So halimbawa ho, namatay yung isang kapitan at pinalitan ito, yung pong account nila sa Land Bank of the Philippines, pag may nag-question kung sino ang tunay na kapitan, ang certificate of recognition ay manggagaling lang ho sa aming opisina. Hindi ho marirelease ng LGU na yon, city man ito, probinsya ito, munisipyo o kaya barangay, kung hindi namin isyuan ng certificate of recognition na siya ang tunay na mayor, tunay na governor o kaya tunay na kapitan. Yun ho yung exercise ng supervision ng Ministry of the Interior and Local Government. Yun ho yung nilalagay natin ng mga
reports na kailangan nilang dalhin sa amin na isubmit. At pag hindi ho sila nag-submit noon, maaring mag-impose ng sanctions yung aming ministry. Sa kaso ho ng Cotabato City, malinaw naman na una, ito ay bahagi na ng MARM. Base doon sa plebisito. Dahil nanalo ho yung yes noong 2019, noong nag-plebisit. Sinasabi ho sa atin dati, hindi mananalo ang yes dito sa Cotabato City. Yung mga nagsabi ho na hindi mananalo ang yes sa Cotabato City, alam nyo na ho at alam nyo na rin na hindi totoo yun. Pangalawa ho, sinasabi nila after na manalo tayo sa plebisito na hindi malilipat ang Cotabato City sa BARM. Nangyari na rin ho na nilipat ni Secretary Anyo mismo yung supervision over Cotabato City sa Ministry of the Interior and Local Government. Ang pruweba niyan, yung DILG City Director ng Region 12 ay inalis na sa Cotabato City. Pinalitan na ho yan ng City Director na galing sa Ministry of the Interior and Local Government. Siya ho ang nag-exercise ng coaching, training, supervision sa Local Government Unit ng Cotabato City. Alam niyo na rin ho kung sino ang nagsinungaling at nagsabi na hindi mangyayari yung transfer ng Cotabato City. Matapos yung may transfer yan at nagkaroon ng pag-uusap patungkol sa extension, meron din nagsabi rito na hindi ma-extend yung BARM. Hindi daw huma-extend. Alam din nyo po na ito ay na-extend na dahil yung Kongreso at yung Senado ay nagpasa na ng batas na ma-extend ito. So alam nyo rin ho kung sino ang sinungaling. So hindi naman ho kailangan na pag-aralan o gawan ng mathematical computation kung sino ang sinungaling at sino ang hindi nagsasabi ng totoo. Dahil malinaw ho yung lahat ng facts na ito. Hindi ho kailangan ng interpretation niya. Okay. Itong pandemia, pandemic, ay actually hindi lang mandato ng isang government unit, regional, provincial, city, or municipal barangay, kundi naaayon din sa Islamic principle, yung humanitarian, tulungan niyo yung nangangailangan. Now, contention kasi ng ilang kritiko, may karapatan tutulan yung bigay. Ang hindi ko lang maintindihan, ang tumututol ba isang tao yung tumututol yung tumanggap? Gusto ko malinawan dito. Tama naman po na pwedeng hindian yung bigay. So kung halimbawa, ikaw Al, magbigay ka sa akin, pwede kong tutulan yon. Pero kung ikaw Al, gusto mong bigyan yung isa kong kaibigan, wala akong karapatan na tutulan yung pagbigay mo at yung pagtanggap ng kaibigan ko. Sa kaso ho ng Cotabato City, ito ang nangyari. Nung kasagsagan ng pandemya, si Kapitan Morales ng Rosary Heights 1, ito ho yung PC Hill, ay pumunta sa amin at nag-request ng ayuda. Dahil ho ito ay kailangan ng mga constituents ng barangay ng Rosary Heights 1 at ito ay ni-request ni Kapitan Morales, ang action ho ng opisina namin ay bigyan siya. Ang action ho ng City Government of Cotabato ay harangin ito. In fact, tumawag sa akin si Kapitan Morales na hinaharas siya ng mga pulis dahil tumanggap siya ng ayuda galing sa Bangsamoro government. So ang bawal ho doon ay hindi yung pag-refuse ng mayor. Ang bawal ho doon ay yung pagharang at pagbawal doon sa pagtanggap ng isang kapitan na humingi ng tulong galing sa Bangsamoro government. Sa panahong taghirap yung kanilang mga tao. Ganito rin ho yung nangyari sa mga iba pang barangay na nag-request at tumanggap ng tulong galing sa amin na hinaharang ng City Government of Cotabato. 2 weeks ago, itong barangay dito sa ND Village, may mga barangay officials na humingi ng tulong sa amin. Nagbigay ho tayo at nag-respondi tayo. Kinonfront ho sila ng barangay captain ng ND Village at pinagalitan sila kung bakit sila tumatanggap ng tulong sa Bangsamoro government.
sa amin ho ay tulong lang. Kung hinaharang ho ay dapat magsumbong ho yung mga tao. At ito ho yung ginawa ng mga iilang mamamayan at barangay officials dito sa ND Village. Kinomplain ho nila yung pagharang at pagbawal doon sa pagtanggap nila ng tulong. Last year, si Pastor Cordero na mamamayan ng Cotabato City ay nag-request din sa amin ng tulong at ayuda. Siya ho ay tinawagan din ng City Hall at pinagsabihang bawal siyang tumanggap at dapat hindi siya tumatanggap ng tulong. Ito ho yung mga hindi dapat nangyayari dito sa Cotabato City. At ito ho yung sinasabi natin na hindi dapat ginagawa. Kung ayaw lang kong tanggapin, pero hindi pagbawalan yung mga gustong tumanggap, yun ho ay katanggap-tanggap. Pero yung hindi ka tumanggap, nagagalit ka doon sa tumatanggap, pero tumanggap ka ng 33 million cash deposit doon sa account ng city government mo galing sa revenue taxes ng Bangsamoro government, hindi ho patas yun. So dapat ho patas lang yung pagtrato natin sa mga nangyayari dito sa Cotabato City. Well explained. Meron din palang pwede tanggihan. Meron din palang tatanggapin. Anyway, kasi maraming nagtatanong personally sa akin, meron po bang tinatakbo ang UBJP kasi tumututol sa extension ng Cotabato? Sabi ko, haka-haka pa lang nun. So anyway, nakita na nag-file na ang slate ng UBJP in-endorso pa publiko ni Chief Minister Murad in his capacity as UBJP chieftain at saka kasama ang Secretary General si Sammy Gamban. I think you can already, ano, kasi it's already registered, you can mention about the candidacy of the say, UBJP slate in Cotabato. Tama po yun. Nagpatakbo ho ang United Bangsamoro Justice Party ng mga kandidato dito sa Cotabato City. Ang mayor ho na pinatakbo ng partido ay si Bruce Macabalang. Dati hong konsehal ng Cotabato City, tatlong term na ho yan siya. Nakausap na rin ho namin. Nagkaroon ng mahabang diskusyon dito. Nagkaroon ng pag-agree doon sa kung ano yung mga isusulong na programa dito sa Cotabato City at ano yung mga paninindigan na dapat tayuan ng ating partido. Kaya ho, open na ho yan na meron talaga tayong kandidato para sa Cotabato City. Pero gaya ho nung lahat ng ating kandidato at lahat ng ating membro sa UBJP, ang panawagan ho natin ay hayaan na mamili yung mga mamamayan ng lungsod kung sino ang gusto nila at kung anong programa ang gusto nila. Ang politika ho ay patungkol sa kung ano ang vision o kung ano ang programa ng gobyernong gusto mong ipahayag at ibigay doon sa mga tao. So malaya hong mamili at makinig yung mga kababayan natin kung saang programa ang tingin nila ay mas makakabuti sa kanila at sa lungsod ng Cotabato City. Attorney Naguib, no, dagdag ko lang po doon kasi sa sinabi niyo po kanina nga, based din doon sa pinahayag na nakita po namin sa video na hindi naman po bawal ano, na humindi doon sa tulong na ibinibigay ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa Cotabato City. So kumustahin po natin yung allotment po para doon sa mga barangay naman po na humihiling sa inyo para doon sa concreting po ng kanilang mga barangay roads. Kumusta na po yan, attorney? Meron hong 370 million na infrastructure project na intended sa 37 na barangays ng Cotabato City. Yan ho ay galing sa Ministry of Public Works and Highways ng Autonomous Region. Sumulat na ho si Minister Ed Guerra sa Cotabato City LGU. Hanggang sa ngayon ay wala pa hong natatanggap na reply yung ministry ni Ed. Kaya ho, ang ginawa niya ay bumaba doon sa mga barangay na gustong magkaroon ng proyekto. Ang isa sa mga proyektong nakikita nyo na ay yung pong pailaw magmula dyan sa Grand Mosque, palabas dito sa highway at saka yung papunta doon sa Timaco. Yung pong mga street lights dyan ay galing na ho sa Ministry of Public Works ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meron na rin ho tayong mga tinanggap na request ng mga barangays
at yun ho ay bibigyan ng proyekto alinsunod doon sa pagkakaprograma noong 2021 na budget ng regional government. Okay, speaking of that, attorney, no, na meron nang allotted budget nga po na may mga proyekto na din po tayo na nasimulan nga sa Cotabato City. Pero to the point po na sinabi nyo nga po, wala pa pong response doon sa letter po na ibinigay, ng ipinabot ng MPW po sa pamunuan ng Cotabato City. How will you going to construct those roads po? Paano nyo po maa-attend yung mga kahilingan po ng mga nasabing barangay na yun kung wala pong response from the local government unit po ng Cotabato City? Ito naman po ay mga barangay roads na ang may jurisdiction ay yung mga barangay local government units. So pwede hong i-construct ng MPW dahil yung engineering district ng Cotabato City ay nalipat na rin sa BARM galing sa DPWH Region 12, ito ay nilipat na sa BARM. So yung engineering district dito sa Cotabato City ang mag-undertake ng project na yon. So it means po ba, Attorney Naguib, na hindi na po kailangan ng approval from the LGU Cotabato City para po masimulan yung mga nasabing proyekto na yon? Hindi naman po. So pwede naman pong ipatupad na ng Ministry of Public Works yung mga barangay road na ni-request ng mga barangay na gawahin para sa amin. Okay. Aside po doon, attorney, no, doon sa mga proyekto po na nakalaan para nga po sa Cotabato City, it has come to us po kasi may mga information po, mga tanong po kasi na pinapabot din sa atin sa pamunuan ng Bangsamoro Press Corps, ano, about po doon sa ayuda na sinasabi nila. Ayon nga po nila, ang MSSD ay namimigay na po ng ayuda. Bakit pa daw po yung BARM ready sa ilalim po ng Ministry of Interior and Local Government is namimigay din daw po ng ayuda? Ano daw po ba talaga yung role ng MILG kung meron naman pong MSSD? Patungkol po doon na, no, sa mga ayuda. Yes po. Linawin natin para naintindihan ng mga hindi nakakaintindi yung structure ng gobyerno ng Bangsamoro. Yes po. Una ay yung Ministry of the Interior and Local Government merong naka-attach sa kanya na Bangsamoro ready. Ito yung Rapid Emergency Assistance on Disaster Incidents. Ang role ho ng ready ay mag-respond quickly, mabilisan doon sa mga emergencies at sakuna at iba pang human need na kailangan kaagad respondihan. So, halimbawa, flooding o kaya sa kaso natin pandemic kung saan malawakan na problema ang kinakaharap ng mga mamamayan natin. So, halimbawa, hirap na bumili ng pagkain yung mga tricycle driver dahil bawal yung maramihan na pasahero sa kanila. O kaya yung mga jeepney driver, mahirap silang makakuha nun. Yung emergency na yon ay pwede naming respondihan sa pamamagitan ng pag-provide ng pagkain sa kanila. Masali ho yun. O sa kaso ho ng halimbawa ng Taal, nung pumutok siya last year, nagpadala ng emergency response yung gobyerno natin. So ready rin ho ang nagpadala nun. So yung ready ay mayroong capacity in terms of structure, funding, at saka equipments para sa emergency response. So, kaya ho nagre-respond siya. Yung pong Social Welfare and Development, MSSD, ang kanilang tutok ay yung mga sektor na nasa kanila. So, halimbawa, sektor ng mga differently able. O kaya sektor ng mga walang parents, mga bata na iniwan sa kalye. O kaya sa pagkakataon kung saan merong kang displacement ng matagal at walang trabaho o pagkain yung mga tao. So pwede silang mag-respond din dito. At yun ho yung trabaho nila. So sa amin ho ay yung emergency response. Mabilisan, kami ho ang under the structure ng regional government ang may kapangyarihan noon. Kaya ho nagre-respond tayo. Halimbawa, may tawag na kailangan kunin yung COVID patients sa ganitong bahay at dalhin sa pasilidad. Kami rin ho ang nagre-response noon. Dahil kami ho ang may 24/7 na team ng responders na trained at merong equipments para gawin yon.
So yun ho yung pagkakaiba ng response ng Bangsamoro Ready, alinsunod sa estruktura ng regional government at saka ng Ministry of Social Services and Development. May resume tayo nasunog sa Cotabato City. At few hours, if not minutes, nagpadala ang Ready ng tulong doon. Wala bang tumutol from the City Hall? Mabilis ho yung response natin doon. So wala naman hong naramdaman dahil kailangan din ho ng mga tao talaga yon. So naka-respond ho tayo ng mabilisan doon. Okay. That's clear. Malipat naman tayo kasi masalikot ito. Pato naman. Incidentally, yung mga dalawang kampo na to ay pinamumunuan ng mga babae. Yung sa kalitay, lagi na lang nami-mention at nami-mention din specifically ang pangalan mo. Akala mo, nang hindi nakakaintindi nito, whimsical yung paggusto ng hindi ayon sa batas ang pamamahala ng regional autonomous government. I think you can expound on this. Ganito ho yung kaso ng Talitay at malinaw naman ho ito. Yung pong naunang mayor na Sabal ay namatay sa Manila. Yung pong kapatid niya na vice mayor na dati rin pulis ay nag-assume as the mayor ng Talitay. Yung pong nag-assume na yon na mayor na Sabal ay merong active na listahan sa PDEA. Kaya ho nahihirapan silang mag-opisina. At alam naman ho nung mga namamahala sa probinsya at saka sa region na merong nasa listahan yung Mayor Sabal na dating vice mayor na nag-assume na mayor. Napag-usapan ho sa regional government yung problema sa Talitay. At ang kasama sa mga naging approach ay pakiusapan ng mga kamag-anak niya, si Mayor Sabal, na mag-step down. Kaya ho yung vice mayor na naging mayor, ang ultimate na decision niya ay mag-resign. Na ikinatuwa naman ho natin sa regional government nung nag-decision siyang mag-resign. Yung pong sulat niya ay pinadala niya sa atin at pinadala natin sa province of Maguindanao. At sinabi natin sa kanila na yung Mayor Sabal ay nag-decision ng mag-resign. Kaya susundan natin yung provision ng local government code alinsunod sa batas na nag-govern dun sa local government units. At ang batas ko ay pag nawala yung mayor, yung vice mayor ay mag-assume, papalit ha, kung permanent yung pagkawala ng mayor. Ang resignation ho ay permanent na pagkawala ng mayor. Kaya ho yung vice mayor ay mag-assume as the new mayor. Kaya ho yung batang Sabal ay nag-assume bilang mayor. Before pa hong mangyari yan, ay nakapag-usap na ho kami ng 6ID at saka regional PNP na gusto natin sa regional government ay kung mag-assume yung vice mayor dahil nag-resign yung mayor, ay isi-secure ng AFP at saka PNP yung munisipyo ng Talitay. Ang naging problema lang ho ay kaagad na nag-appoint ng mga officers in charge ang probinsya ng Maguindanao. Magmula sa mayor hanggang sa mga miyembro ng council. Alam naman ho natin na pagka isa lang ang bakante, halimbawa mayor, ang rules sa succession ay yung vice mayor ang mag-assume. Hindi pwede na kumuha ng ibang tao na ilagay na mayor. Kasi ho, succession yon. Kaya ho, yun ang naging diferensya ng posisyon ng region at saka ng probinsya ng Maguindanao. Ang gusto ng Maguindanao ay maglagay sila at naglagay nga ho sila ng mga panibagong opisyalis doon sa munisipyo ng Talitay. Maski na ang bakante lang ay mayor. At ang sinasabi ng batas ay succession lang. Sabihin, yung vice mayor, aakyat na mayor. Yung mga konsihal,
aakyat na vice mayor yung first councilor, yung mga susunod sa kanila ay mag-akyatan. Magkakaroon ng vacancy sa baba. Yun ho yung pwedeng i-appoint. Hindi ho pwede na isa lang ang nawala, lahat ay papalitan. Gaya ng ginawa ng probinsya ng Maguindanao. Kaya ho nung idinulog sa amin ito, ay sinabi ho namin sa kanila na yung ginawa nila ay hindi alinsunod sa batas na local government code dahil dapat ho ay succession. Yung vice mayor ang magiging mayor, yung mga councilor ay aakyat lang. At yung mababakanti doon sa hulihan ay yun ang lalagyan ng panibagong appointee na membro ng sangguniang bayan ng Talitay. Kaya ho yan ang tunay na issue sa Talitay. Okay, ganito to, because sa sanction ninyo, MILG being the authority to handle situation like this. In case of mga disbursement, for instance, itong not recognized entity or personalities, kung nag-disburse po sila ng municipal funds na hindi naman po niyo kinikilala ng MILG, would that constitute a violation of the local government code and would that be tantamount to a legal sanction from the Bangsamoro Autonomous Government government through the MILG? Kung mayroong disbursements ng public funds at ang mga gumawa nito ay hindi otorisado na mga opisyalis ng isang gobyerno, ito ho ay kriminal na gawain. Maliban doon sa administrative na aspect nito, maaari ho mag-file ng kaso laban sa kanila. Okay, that's clear enough. I see Ferdy Cabrera now. Baka meron kang itatanong sa kanya. I intend to provide the good minister here full-time na isalin niya sa Maguindanao, Tagalog, na maintindihan kasi nagkakalituhan ang role natin sa media ay malinawan yung confusion. Now, Ferdy, the floor is yours. Yeah, unang tanong ko, how true na may maraming barangay chairman ang sumama doon sa UBJP na party? Paano yan? Cotabato City. Sa Cotabato City. Maraming barangay chairman na sumama doon sa UBJP. How true? Tama ko yun. Marami ho ang sumama na sa United Bangsamoro Justice Party na mga kapitan. Matandaan ho nung plebisito nung BOL, lima lang ho ang barangay na kumampi doon sa extension. Sa ngayon ho, sa pag-file ng Certificate of Candidacy ng UBJP sa kanyang mga slate, from mayor all the way down to councilor, mas marami na ho mga barangay captains ang kasama natin sa ngayon. Mga ano yung reason nila at mga ilan ang nadagdag po? Mas marami ho yung nadagdag na public at open yung kanilang support. Marami din hong ayaw pa nila munang lumantad sa ngayon pero nagkaroon na ho ng pag-uusap at may commitment na ho sila na susuporta doon sa kandidato natin. Isa sa binabanat sa inyo ay yung ginagamit daw yung block grant na ano na pang-entice doon sa mga official sa ground. Ano po ang tugon nyo doon? Hindi ho magagamit yung block grant na pang-entice doon sa baba dahil una, kung ang nire-refer na block grant ay doon sa infrastructure funds na galing sa Ministry of Public Works, ito ho ay naibid na o kaya naimowa na na napirmahan na yung memorandum of agreement sa mga local government units noon-noon pa, hindi pa ho pinag-uusapan ng eleksyon. So natapos na ho yung pag-distribute nung allocation ng block grant para doon sa mga local government units. Ganon din ho sa ibang ministry. Ito ho ay nakaprograma na for 2021. Yung pong 2022 ay ginawa yung budget process nang hindi pa pinag-uusapan yung eleksyon. So yung pong mga proposed program ay walang kinalaman sa pag-uusap sa politika ngayon. At yun ho ay nasa parliament na. So, hindi ho maaaring maging design yung paggamit ng block grant para sa
2022 election dahil yung current na budget for 2021 ay nagawa na yung programming, natapos na ho yung bidding at yung memorandum of agreement niya. Yung pong 2022 ay mas nauna pa bago magkaroon ng usapan doon sa mga tatakbo at magpapatakbo, yung programming noon, hindi na ho na-impluensyahan ng political calculations yung budget na yon. So, hindi ho maaaring magkaroon ng issue na yung Bangsamoro government ay ginagamit o gagamitin niya yung black grant doon sa politika. But whatever ba the outcome of the election comes 2022, ay ano ang clear vision natin sa pag-spend ng black grants, either kung nanalo man yung kandidato niyo doon or natalo, ano po ang setup doon para pag sa paglilinaw lang ng publiko? Yung pagbabahagi ng black grants, yung, opo, klaro naman po na yung budget ng regional government ay dumadaan sa proseso. Ang unang process niyan ay yung consultation ng mga ministries sa kanilang mga kliyente. Pangalawa hong process niyan ay yung pagpoprograma na sa loob ng ministry. Pangatlong process ho niyan ay pagdepensa nito sa technical budget hearing sa Ministry of Finance, Budget and Management. Pang-apat na process ho niyan ay yung consolidation ng proposed budget ng mga ministry sa cabinet level. Pagka natapos doon at nagkasundo yung cabinet doon sa proposed budget, itatransmit ho ito ng government of the day doon sa parliament. Doon ho sa parliament ay magkakaroon ng debate sa kung ano yung programang susuportahan, magkano, saan, at kanino. So obvious naman ho na hindi maapektuhan yon ng political projections natin para sa 2022. Dahil yung budget na ho yun ay sumusunod sa proseso na yon at nakapaloob ito doon sa Bangsamoro Development Plan na nauna na ho na in-identify at pinagdebatehan hindi lang ng Bangsamoro government kundi ng iba pang mga stakeholders. So malinaw naman ho kung saan at paano binubuo yung budget ng buong regional government. Okay, last question. Okay, go ahead. Yeah. How do you handle now yung the attacks now are masyadong personal sa iyo nakatuon when you're just doing your job as yeah kasi sila na sa UBJP and the same time sa MILJ. So laging tinatanong yung role mo as ganun. Pwede po ba nating sagutin para malinawan sila? Malinaw naman ho sa akin. Una first ay hindi ako nanonood ng mga horror na video. So hindi ako masyado apektado ng mga horror na video. Dahil may iba ho akong pinagkakaabalahan at hindi ho ako mahilig sa mga ganon. Pangalawa, hindi ho ako namimersonal. Simula pa, tingin ko nung pang high school ako ay tama, parte ako ng mga debating teams hanggang college yan. Pero hindi ko naging ugali na personal yung mga attacks. Ang sa akin ay issue-based. Incidental lang kung tatamaan yung mga personalidad. Hindi dahil sa sila yun, kundi dahil yung mga tinatayuan nilang prinsipyo o issue ay salungat dun sa tinatayuan ko. So, hindi ho ako namimersonal. Hindi rin ho ako apektado kung ang mga personal na attack dahil discerning naman ho yung mga tao. So, alam ko ho kung ano yung issue. Alam ko rin ho at naniniwala ako na kayang intindihin ng mga tao natin, ng mga mamamayan, kung ano yung issue at ano yung personal lang na atake. At hindi ho ako apektado nun. Hindi rin ho ako pumapatol sa mga walang kwentang usapan. Pero kapag ito ho ay issue na apektado yung gobyerno at yung mamamayan, ako ho ay nagsasalita, ako ho ay sumasagot. Pangatlo ho ay wala rin hong kwenta sa akin yung mga pananako. Dahil matagal na ho akong takot at hindi na ho ako maaaring matakot pa. So kung ang iniisip ng ilan dyan ay matatakot ako sa mga warning o mga babala o threats, sorry po. Medyo hindi po ako maapektuhan ng mga pananakot na yun. Dahil ako ho ay sanay doon sa paninindigan. Pagka ho tinayuan ko yan, base ho ito sa personal na pag-intindi ko sa issue,
at commitment ko doon sa kung ano yung nararapat at dapat na mangyari. So hindi ho ako namimersonal at hindi rin ho ako apektado ng mga personal na atake. Maraming salamat. First, okay na po. We will give our minister kasi actually it's one of, I was wrong. Unlimited itong ating Zoom pero nilagyan ko kasi at 1 o'clock but siguro papalalawigin pa ito ng ano ng Zoom minister. We will give the opportunity to the minister to say in vernacular na mas malinaw kasi majority naman ng Maguindanao and Cotabato City speak in vernacular. Sige Ala. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kano mga pag-ari namin siya sa probinsya ng Maguindanao, ngu siya sa Cotabato City. Sa gunanya, minamong so partido tano a United Bangsa Moro Justice Party, a partido no Moro Islamic Liberation Front, yadet a pag-anay no nakasabutan tano, nakapapolitika, na United Bangsa Moro Justice Party niya no MILF nasabapin niya sa pinirmanta no a comprehensive agreement on the Bangsa Moro ayalo ba nakadayom na so Moro Islamic Liberation Front andang abagato sa gobyerno ng pagato kano mga tao bangumis bamagas na yani ni pagato na kapumbunwa siya kano comprehensive agreement on the Bangsa Moro na samaya mig-commit i MILF no so partido nin sa yaning kaato no yanin kapaninindag sa guna na siya sa ukit maliwanag di pembunwa kapopromote sa noy mapya kapagilay sa noy rabi ang makatagumpya ka no marakal sa bapsanan na minamong i MILF no UBJP sa kapopolitika niya sa bapsa yaning kalilinian a maninindag no makang gobyerno di kanabo siya sa region ka among siya kanong mga local government units na so mga leader ataw gonutan a adan pagdindaganin adan programanin apakaayon siya kanol kanin a maninindagan kanayanin man a iyata no buka pabulitika na pagkuwata no sa position di kanadto iyata no ka pabulitika na pagdindagan tano i yadet na kapya imagingedan niya makatalos i comprehensive agreement on the Bangsa Moro niya ataw ka peace process niya makatindag sa gobyerno tano a rabi a mapya i kontribusyonin siya kanu mga tao siya sa probinsya siya sa city ngu siya sa region kad di mapya i ganggura a yabo pobyapya no siya sa region so siya sa mga local government units na di bum pobyapya ya mapya ama pamilya tano na mga leader ataw konutan, gobernur, mayor, ataw kang impansan a posisyon, a yamasla sa kanila na so kapaninindag ka no kawagi bumagingad, di ka pamagas, kapatid to sa kang gobyerno, ng kan serbisyo, siya ka no manakri ataw. Niyaba sa maya ipatindagan tanong niya. Yata no banganin, sa papsa niya na sulangon o mga bagamong sa eleksyon, mga politician, so mga tao tano, so mga tagapadata no, na di tano umari na ukag ikapagpolitika niya. Ya kapagpolitika na ipele tano kanumanakal, ingin ipagtindagan tano, ingin iprograma tano, ngi galilinyan tano. Ya tano buong garbakan, asar ang makatibambo mabu into ba na di makajalimbut, di makapamagas, di makapamasa sa buto, so mga tao ito, yan nila narayaman na kapag-eleksyon na kapamagas, kapag election sa dagugudin, kapamasa sa buto, kapamagas sa tao, di kapatid sa kapag election, aser bu ang makakuha sa position at ka makatabat. Bali, langon ang garbakan at di makasugat siya kano kapyanano magingad na kontranta no. Di tano sugutan. Niya ba sa maya ikikita no niya kapagamong sa politika. So, manganingin ni tano sa Allah Ta'ala sa langon tano, rango no pagjupak siya kanu agamanin, rango no di pakaayong kanu mapya, natutulun sa kanino, Allah Ta'ala sa kapiay kakwintanin, makapagitong siran, no makonot siran, sa andaw i saban-saban na no deta manggura, siya kanu kita no a region. Yani manana, so Bangsa Moro, autonomous region in Muslim Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.